So yun, good morning. Dito tayo ngayon sa tubigan ulit at kahapon kita ay nagawa ng kama. Ngayon kita ay mag-apunla daw. Masama lahat tayo. Napanoorin natin. So, tara. Ano po? Lagyan ng lambat. Ayan o, meron ng ano. Tanim na yan. Hindi na natin abutan yung ano. Pagsabog niya, ama. Sinabugan lang yun ang palay na. So, kahintay na lang doon ng ilang days para tumubo. Tapos, salipat sa mga tawag dito ay sa ibang tubigan. 2,000 years later. So, yun. Maganda lang naman kita na ang merienda ni Ama. Nag-aarado yun doon ay sa kabilang tubigan. Nag-aparado. Ay siya nag-arado. May nag-aparado ay. So, adala natin ng merienda, may tubig, tapos may sinukmani ata, tsaka spaghetti, yung niluto nila kahapon yun ay, hindi naubos. So, tara. At papakita ko sa inyo yung kung paano mag-arado. Dahil hindi ko pa rin naman nakikita ko paano yun. So, kasama natin yung isa dyan ay. So, tara na. Ayan, dito na tayo. Nagkaarado na. Ayan, lawak nyo no, dami pa. Yung nakikita nyo mga green-green na yan, hindi pa natatapos yan. Ando si Amo sa dulo, yung may kalabaw dun. Meron chinilas nyo. Baba na lang muna natin itong ating dalahin dito eh. Ang init nung kaya mo na yun, ah. Bali kanina pa yan umaga pagkatapos namin mag ano doon ay pagkatapos namin mag tag dito ay magpunla. Ayun, si Ama lang naman nagpunla at pagkarating ko doon ay isang gano'n na lang yung huling huling sabog na lang talaga yung nabutang ko at sobrang bilis, ilang minuto lang ay natapos agad. Ayun. Sa layo lawak. Bakit? Ayun o. Andun o. Ayun o. Yan pagod yan. Tatapusin. Pero pa pala din yun. Ayun o. Lahat ng mga green pa. Ito pala yung na ano. Yung mga dalawang oras na siya dyan ano. Tatlo. Dalawa. Mga dalawang oras daw. Palang dumaan din yung sinaati nung hindi hila-hila yung pangarado ng kalabaw. Ano daw? Pangarado ng kalabaw. Ano yun? Pagod na yun? Pagod na yung kalabaw pag ganun? Ha? Pagod na yun? Hindi na, pagpahinga lang? Hmm. Painit oh, lalubog na yun. Pagod ay oh, naghihingal ay. Painit ay. Yan. Kung nga rin tao ay hingal ay, yung kalabaw din. Ah, siyempre. Palagay mo naman. Sipag niyang kalabaw ay. Dapat yan, nag-autay-autay nila mag-isa? Nag-autay-autay. Ang kakapin ng rado, paano matay yun, ha? Sinahulog. Ala, try yan daw! Kulit naman ito yung chocolate, ay. Mabarin daw mo siya, ma. Yan lang, tubigan niya dito? Oo. Ay, kanina yan, ay. Yan, hindi yun naman kanina. Ayun, yung araduhin. Ayan, yung lawak. Ayan. Sige, sulo-sulo lang. Buhay magsasak. Mga lengalay, talukan, taniman siguro yan.
pagod na yung kalabuyo. Na ulit. Napaliguan at mainit. Init ng panahon. Asul na asul. Nabalik na ulit sa pag-arado. Arado ano? Ay, naglaglag na yung ano. Ay. Yung kahoy sa labatok. Nakasabid oh. Wow, ano ganun lang pala yun oh. Oo, tama. Alam ng kalabaw. alam ko saan madaanan oh. Ngayon oh. Kaya pauli-uli lang dyan, paikot hanggang matapos. Marambot na ang pala yun. Siyempre, may tubig. Ah, maghapong kang ganyan ano? Kung ate kuhin mo yan. Ah, ang gano'n mong piko-piko niyan. Mas mapagod yun. Anong tagal nun? Makatanghali na, nandiyan ka pa lang. Hanggang ano war siya mo dyan? Ako. Hanggang matapos yan lahat? Hindi oh. Hindi mo maghapon niya yan. Ano laki na ano yan eh, ama? Inawak na oh. Start dito. Taroon. Pekot na pekot yan. Tapos dito, hanggang sa lumit na lumit, hanggang sa matapos. Ito pa. Tapos malipat sila dito, para dito. Ay, yung ano dun, bandaroon, na ano pa yun? Hindi, yung nandun yung kanyang. Bali, tulaan daw pala, oh. Diyan. Araduhin. Laang, ayan, hirap nga na niya, no? Putik ay hanggang baywang. Gatalsikan. Gatalsikan yung putik, hindi hanggang baywang. Ay, hanggang baywang nga na yung putik at nagatalsikan. Oo. Oh. Ay. Putik ay hanggang baywang. Nauna pa yung... Siyempre, tumalsik. Tingin yung kalabaw. Oh. Putik. Putik lahat. Miga. Nagpahinga. Ang hirap ng buhay magsasaka. So yun, mauwi na nga ni kami. At baka magdiretso din kami sa pinagpunlaan kanina. At gawa ng sabi ni Ama, mainit daw yung panahon, ay adilig-diligin daw yung punla. At baka daw mayroon pang hindi daw mabasa dun, ay matuyo. So tara, paidilim din yun. Kuha nyo na yun. Puno, kanlong. Ando si Ama. Mamaya na daw siya uwi. At tatapos-tapusin yung gawain. So, tara. Yan, pauwi na kami. Ay, may nadaan na kaming ano dito. Mais. Pakita ko sa inyo. Ayun, may mais dyan. May maharang dito para daw siguro yung baka hindi pasukin ng ano, hayop. Mga kambing ganun. Ayun, mais. Yan. Halos lahat ng tao dito ay mayroong mga tanim sa bukid. So, tara na nga ni. Pag nalapak yan. Kala mo naman, napakadami ng bayabas niya. Hatoy. Laki? Malalaki pa talaga yan. Kinuha mo na eh. Ay, sabi mo eh. Ilaw pa. Bayabas. So, tara na, diretso na natin sa pag-ano. Kadilig kita ng punla.
Pengi isa. Ito. Eh, binigay talaga sa akin yung hilaw eh. Malaki nga niya yung pinakamalaki. Eh, ayoko ng pinakamalaki. Gusto ko yung hilaw. Isa lang. Isa nga ni. Eh, bigay ng bigay. Tapos, ano? Gawin pa. Hintayin naman ako. Ito ang hirap eh. Ba, cellphone? Ay! Gagi! Nakahawak mo nga pala yung cellphone. Sira ulo to. Makakuha tayo nito at apang pash-pash natin. Ay, inano ni Amad yan? Pinatubigan niya pala? Kakaiba magdapog ngayon. Kakaiba. Dati kasi nilalagyan na ng ano eh. Dahon ng saging. Ibang klase kasi yan eh. Iba yung dati na tinatanim na palay. Ihanip. Galing. Ako wala na lang naman yung sabi ni Am. Dapat may dito, spray. May spray sa bahay ah. Hindi alam. So, tapos na tayo mag ano, busik-busik. Tapos na tanggal man itong cool nito. Tanggal ah. Kuhulo. Golden kuhulo. Oh. Nagaan pala ito. Ano? Tapon natin. So, tapos na tayo mag wisik-wisik. Yeah, hey. 4 o'clock p.m. Nag Day Pog came here Nag Pangla Ulit Saw Aizen Kama. So yun, na-detalye ko na lang sa inyo, kuha ng mga full storage, kaya naka-timeslap na ang kami. Bali, ito yung time na nagpupunla kami nung mga, ayun yung nakikita nyo naman yung inapagsasabog ni Ahmad dun sa inagapunlaan. Bali, kami ay naglatag ng sako dito na ginupit-gupit o yung pinaghahatilaan sa dalawa para mas lumapad siya. Dahil imbis na dahon daw, ayun na laang daw. Ayan. Pagkalagay noong mga sako-sako na yan, ay naglagay kami nung ano, putik. Hindi naman siya ganun kakapalan, parang inabasa lang siya ng putik. Tapos doon niya ama-apunla yung mga tanim. Yan ay pagkagaling na ni Ama doon sa pagkarado, bandang alas 4 na ng hapon yan. So bali dire-diretso yung kanyang trabaho. Ayan. Nakikita niya yan, busy-busy nga niya oh. At ayan, nakatapos na kami. Na magtatabo na lang kami. Bali, ang pantabo namin dito is yung mga dahon ng saging dahil yung sako namin ay naubos na. So yun, bali ako nagtatabon tapos si Ama yung mga nagaputol ng mga dahon-dahon at matapos aming pantabunan yung mga ano, yung mga palay na aming tinanim ay naglagay naman kami dito ng net. Itong net na ito, ang purpose naman nito ay para pa daw yung pasukan ng ano, mga manok na galing doon sa bandaron. Doon lang kami naglagay ng net at saka dito sa pekot dito sa nakikita niyong kugon yan. So mamaya pakita yan. Hanggang dyan lang yung net kasi kapos na yung net. Maganda sana kung paikot yung ano, yung net na nilagay. Kaso ay kapos nga ni, kaya yun na lang. So yun, panoorin nyo na lang.
kanya-kanya. Ay, nalaglag yung ano, plastic. Uwi na, tara na. So ayun yung ating nalagyan na ng net at saka yung natanim. Bali dito, yung tanim dito sa dalawang kama na ito ay abunutin laan daw yan. Tapos yung ginawa doon na dapog, ang tawag daw doon yung may sapin, yun, ay lulunin laan ata yun. So tara, hugas na muna tayo. Kati eh. Ang kati. Pagkita mo, hugas time. Hugas time. Magbubukid. At least naranasan mo. So, shoutout na muna tayo kay Julius Par. Ayan, shoutout sa'yo. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sumusuporta dito sa Munting Channel ko. Sana'y mag-grow up pa tayo. So, thank you. Like, comment, share, and subscribe na lang po tayo. So, salamat sa inyong panonood. Bye-bye.